evening, brothers and sisters, welcome to our Eucharistic celebration. Our Father's community requests to begin a prayer of worship in the thanksgiving for special blessings received from our Lord. Our reading from the book of James.
Some people brought pieces of wood who was possessed by a demon. Once the demon was expelled, the mute began to speak with the great surprise of the prophet. Nothing like this has ever been seen in Israel. They explained, but the Pharisees were saying, we cast out demons from the wings of demons. Jesus continued his talk about the times and prayers. He taught in the synagogues. He proclaimed the good news of God's way and he cured every sickness and disease. At the sight of the cross, his heart was moved with me. They were lying prostrate from exhaustion, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, the harvest is good, but laborers are scarce. Beg the harvest master to send out laborers to gather his harvest. The Gospel of the Lord. Sa isang inaaliyan ng demonyo, yun ang mas tinatalik niya yung pag-aalis sa demonyo. Pag-aalis sa demonyo, nawala ang kanyang kapatidig. Siguro ay pagdagdag ng inaaliyan ng demonyo, yan yung nila nakita ito pala ay maaaring Bye.
Sana po ay pagtulungan natin na pansin. Pagkakas, sa tingnan natin, kung may maraming magkakasa, ay sa sinip natin, ay sinasama ng Iglesia ay pag-agsasyon, bahagi ko yan, no? That is, a part, very, very, ko yan, ang lalo na sa ang pagkakalagay ko. Nagdarasal din sa mga pari. Pero mula sa kanyang mga pari, sa ito, maliwanag na may space pa yan. Sa dedication of the priest. So, kaya po, yun ang huwag nang kalimutan, kabahan, kapagat po lang na tumigil na makatitiyak para po sa pangalaga ng isang bayan. It's not only pray for pagdami ng mga pari. We pray for Holy Ghost. We pray for Holy Ghost. Yun yung patay na pinapahal ng Panginoon. Pagkakang mo hindi exactly sinabi dito na banal ang sinabi ng dito sa ating Panginoon ay ipadala ninyo sa sinabi ng basa na magpadala ng maraming magkakawa. Pero sa tingnan natin ay one parang priest hindi sila kailangan yun ang kanilang pangamayang tungkulin. Ito yung pangamayang tungkulin ay magpapanal. So hindi naman maganda na kami na ibigay ng kabahalan na hindi kami banal. It would happen. Kaya naman sa akin ay yung tinatawag yung kapangyarihan ang pinagkaloob ng Diyos sa mga pari na kapag kapitinin niya ka kahit ngayon ay kasalanan malaki hindi maapektuhan ang iyong kapatid niya kahit na iyong pari ay kasalanan malaki kapag ininan niya siya yung tinapay ng iyong katawan ni Kristo ang dugo ang alak ay naging dugo ng Kristo. Kahit na siya ay nasa mortal na katatayuan, mortal na kasalanan. So, pero, mas magiging maganda yung pag-Diyos mismo yung pari ay banal. Kasi alam natin sooner or later ay kung hindi namin pangalagaan ang mga kapangalagaan ay sabi na ay mawawala natin. We will lose along the way. Pero yun ang nawa bigyan natin ang higit ng pagpapalaga at pagtibayo natin. Pangalawa, sabi nga muna, ito yung pangalawang hapon kung saan ay kinakailangan din natin ng pagtutunan. Kasi sabi nga ay ito rin siya sa isang mga pinag-usapan ng mga pari, kadalos. To strengthen the commissions and ministry of the diocese of San Pablo. At isa rin kayo rin, kailangan na yung mga commission tayo, yung mga ministry, at kung halimbawa na
Komisyon ng Leader, na may mga Komisyon ng Catechesis, Komisyon ng Youth, Komisyon ng Temporalis. So, para lalo makatap yung pananampalataya na ano man ang palataya ay anong pinakailangan ko ng pagkailangan ng naam, pinakailangan ng ating opisina, pinakailangan, ito yung sa isang letter, pinakailangan ng opisina, kailangan din na staff na may sweldo, hindi ka na po pwede magkaroon ng staff ng gratis lang. It will not prosper. Kung magkakaroon pa ng pag-prosper, wala ng stability sa mga magpaparang-parang yan. So, ito yung isang mga bahagi ng pag-iwis na kinakailangan natin isa alam na kinakailangan din natin ito ng suportahan. Temporal and financial as well as moral. So kaya ito yung isama natin sa ating panalangin na sana nawa mga komisyon kasi hindi naman lahat magawa. Kaya sa ating parokya, kaya sa ating parokya, naman may bahagi ng pag-ibos. So, pag may yung ating nababayaran na ang talaga sa ating sekretaryo, at kita po natin ay mababa. Hindi ito yung regular na pinatanggap. Tumatanggap din ang sahod na katulad ng tinatanggap na worker sa labas, yung minimum wage. Eh wala eh, below minimum wage pa ito. So, kaya sana rin po ay ito yung maging bahagi ng ating pagtulong. Pagtulong. Partikular na kasi ito yung aking isang employee ng aking parokya. Isa pala ko, yung aking sekretaryo. Pero ito, ito yung bahagi na kung sa pinakailangan natin ng patuloy ng pagbina. Sabi ko ako ay ako'y nagpapasalamat sa inyo last two Sunday, say, sabi ko ako ay ipapasalamat ako dun sa mga tumutulong sa akin particular, pero ay hindi na mulugan na hanggang doon na lang pinakailangan magpatuloy at patatagin natin pinakailangan na maging bahagi, sabi nga yung ma-interest. Maging bahagi na ng aming sistema na sana ay tunay na matugunan ng sa ganon ay mayroong panggit na lakas na makapag-ingod sa mga katulad ng pinali sa pagkakas ng hospital ay para sila ng mga tupa na walang pasto. So, pinakailangan pa naman natin na marami pasto. At ito po. So, ito po yung patalangan natin. Patalangan natin. Una, there should be a system. At dapat yung system
naiipon. Naiipon. Hindi lamang sa pagkakaroon kasi pag sinabi namin kapalang na ngayon, mayroon tao may magandang loob. Okay yun. Pero maganda rin na kung itong pagbabagandang loob ay naging bahagi na ng aking sistema. Pinakailangan natin may ayos yung mismo sistema para kalit. Hindi lang yun ha, kasi pagkasalamat na yun kasi nagbigay ka. Pero paano mabukas? Samantalang kapag may sistema, yung sabihin na ay may nakatalaga na na tutulong sa ayon sa sitwasyon na pinapigilangan natin. Kaya itong dalawang ito ang aming ipagparas. We may make the peace of your people.
Jesus Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And in your spirit. Lift up your hearts. And lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It's right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, O Father, Almighty, eternal God. Remember also, brothers and sisters, your fall asleep in the hope of the resurrection.
divinity of the Holy Spirit, the glory of God, is yours, forever and ever. Amen.
to those experiencing pain and anguish because of violence and crime. For perpetrators and victims of atrocities to both struggle in anger and hatred. For our broken world and chained with desire for revenge. For our wounded society, instead of religion that one must take life in order to defend it. Let us sing together. Help us to make peace. For our family tempted to accept violent revenge. For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people. For the wisdom to see poverty, injustice, and lack of educational and employment opportunities as likely causes of criminality. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. For the importance to find solutions that protect the dignity of all people and bring about peace.